May mga kumakalat po ngayon na balita na may hidwaan daw umano sa loob ng Ginebra, bagamat hindi pinangalanan, pero isa daw itong big man na laging sumisenyo sa kanyang kamay kapag pinapalitan siya. Pinakaayo daw ng player na to sa tuwing pinapalitan siya. Dumudulog pa nga sa official stable para lang magreklamo. Ako, sino kayang big man na to? Totoo kaya ang kumakalat na balitang ito? Justin Arana, gusto makuha ng Ginebra para panghalili sa kanila ang big man. Sino naman kayang magiging kapalit? Bago tayo magpatuloy, kung nais mong supportahan ang aking channel, just click subscribe and share. Biglang may nakapagsabi sa amin na parang may napapansin daw silang bad mood sa loob ng Ginebra, at isa din daw ito sa nagpatalo sa kanila. Most of the time, napapagalitan daw ito ni Coach Tim Cone. Ang hinala ng mga tao, si Christian Standhardinger. Naku, sakto din na may paklo si Sir Snow na may isang player daw na medyo consistent naman ang performance, pero ayaw na ayaw daw nito ang pinapalitan. Minsan pa nga nagre-reklamo pa ito sa official stable, tapos sumisenyo sa kanyang kamay na parang dismayado. Napapagalitan daw ito ni Coach Tim kasi may katigasan ng ulo. Teka, kung si Sistan nga ito, tingnan natin ang performance niya. Nung sa kasagsagan ng semifinals, kahit may tangkad na 6'8 ang bulldozer na yan, pero halos kinakaldag lang siya ni Julmar. May konting mismatch ito kapag pinagtapat na yung dalawa. Most of the time, dahil sa kapabayaan niya, minsan nagiging turnover ang labas. Tapos kung naalala niyo yung pasa sana ni Scotty para kay Bishop, tapos tinapik niya ang bola para hindi niya nabasa yung pasa ni Scotty na hindi naman para sa kanya. Imbes na may chance manalo, naging turnover tuloy sa dulo. Kaya wala rin. At naniniwala ako na isa din ito sa mga nagpatalo sa kanila. Sa pagkakaalam ko, dati na rin nagkaroon ng issue si Sistan sa Ginebra kasi ang tagal-tagal po niya nakaka-adjust bago gumanda ang performance niya. Pati ang buong team, naapektuhan sa kanya. Kesyo, ngayon, nangangapa ulit si Sistan. Pero hindi naman ako Ginebra bowler, kaya hindi ako sigurado kung ma-attitude ba si Sistan o hindi lang masyadong nakikipag-interact sa mga kasama niya. Base kasi sa mga practices nila, napakaseryoso talaga ni Sistan. Parang ayaw niya ng harutan. Kung totoo man ito, abay sana naman maayos nila. Kahit hindi pa sila naglalaro ngayon, sana naman hindi maapektuhan yung chemistry nila dahil dito. At yung attitude na hindi gusto mapalitan, nakakasira sa career yun. Kasi kapag ang player walang sapat na pahinga every game, magkakaroon ng fatigue ang mga binti mo, at approximately, kailangan niya ipagpahinga ng almost a week para kumalma ang muscles. Tsaka hindi pwedeng wala kang kapalitan, kasi paano naman yung playing time ng mga kasamahan mo? Speaking of Ginebra, may kukunin po silang isang big man mula sa Converge, and actually, sinusuyo po ng Ginebra ang Converge. Teka, bakit kailangan nilang manguha ng big man? Meron naman silang Sistan at Japet. Hindi kaya may kinalaman yung Sistan issue dito? Actually, si Justin Arana nagkaka-average ng 10 to 12 BPG. Hindi naman masama, pero masyado pang bata para isabak sa mga big teams. Para sa akin, hindi pa talaga siya totally hinog para pitasin. Alam niyo na hindi nagustuhan ng Converge yung plano ng Ginebra. Sabi nila, ano kami, taga-bukid? Hindi kami taga-bukid. Aba, ang tapang naman nila. Layunin ng Converge na gawing intact ang roster hanggang sa makabuo din sila ng sarili nilang Death 5. Puro rookies yung choice nila ngayon. Hindi lang pala Ginebra ang may plano, kundi pati Enlex din. Para sa akin, kahit rookie pa lang si Justin at average type lang na big man, pero hindi bibigay ng Converge yan kahit sa Enlex pa. Kulang na sila sa legit players, tapos mapipilayan pa. O sa bagay, kapag nakuha nila si Balti, lalakas ang frontcourt nila. Sa ngayon, napakaraming dapat na matutunan ni Justin. Hindi pa siya masyadong malakas sa poste. Inconsistent pa yung shooting at free throw niya. Tsaka nangangapa pa sa rebounds. Kapag ito napunta ni Ginebra, magiging kawawa lang si Justin doon. Ibabang kulang yan ni Coach Tim. Kasi yung recent big man pa rin ang mabubugbog. Yan ang disadvantage ng mga bigger teams. At alam nating lahat na ganun na klase si Coach Tim. Ibig sabihin, pag si Justin Arana napunta ni Ginebra, kawawa siya doon. Kasi sasakay na lang siya, pero hindi siya makakalaro. Ang daming players mula sa Ginebra ang napuntang ibang teams, pero lumalabas ang kumpiyansa nila at nakita ang totoong abilidad. Si Justin Arana ay estudyante nila kay Danny yan. Anong malay natin? Baka maging lakay, Danny 2.0 pala yan. Sang-ayon ba kayo, mga kuis, na si Justin Arana mapupuntang Ginebra?